ang buhay mo, Kristo, ang kasisihan ng kasalanan at pagbalik loob sa Panginoon. Sa oras na ito, maglingkod ka na sa Diyos. At kung naglilingkod ka sa Diyos, ibigay mo pa ang the best mo sa Panginoon. Huwag kang umataras, huwag kang sumuko, huwag kang bumigay. Sapagkat may biyaya ang Panginoon. At sinasabi ko sa iyo, mas matindi ang gagawin ng Diyos sa iyong buhay, sa ating iglesia, sa mga kapanahonan ito. Huwag kang manghihina, huwag kang manlalabi. Sa oras na ito, tayong lahat ang narito. I-offer natin ang buhay natin sa Diyos ng totohanan. I-offer natin ito ng mas malalim pa sa Panginoon. Ibukas natin ang lahat sa Kanya, ipagamit natin sa Kanya ating buhay. Hayaan natin siyang masunod sa ating buhay. Total naman siya ang may-ari ng ating buhay. Hayaan natin na kung ano ang kalooban ng Lord, mangyari magkanap sa ating mga buhay. It's time for you to give your life now to the Lord. Surrender your life now to the Lord. Accept Jesus as your Lord, God, and Savior. Serve now Jesus. Hallelujah. Forsake and renounce your sins. Heaven is waiting for you. Don't give up if you are serving the Lord. But rather, give your best to God more and more. For God is faithful to all His promises. You will enjoy the fruit of your labor. God has a reward for you. In fact, the Lord is asking us to give our best more to God because something great is going to happen in our lives. And God is faithful to all His promises. I tell you. Sabihin po ninyo ito nang galing sa inyong puso. Repeat this word after me that comes from your heart. Lord Jesus, You are now my God. You are now my Savior. Forgive me for all of my sins and iniquities. Cleanse me by your blood. Come into my heart. Mula sa oras na ito, from this day on, let your will be done in my life. Father, I will serve you. And I will serve you more till the last breath of my life. Hallelujah. Kung na lamang po ang mananalangin. Praise God. At kung sa oras na ito, meron kang karamdaman, ipatong mo ang dalawang kamay mo sa iyong sakit. Sige, dalawang kamay mo, ipatong mo sa puso na lang, sa puso na lang. If you have prayer requests, if you have sicknesses and diseases, put your both hands to your chest. Come on, just do it. No. Just an act of faith. Just a point of contact. E sige, ipatong mo po. Huwag pong tingnan ng tingnan at huwag pong lingaw po ng lingaw. Kasi baka yung titingnan mo, mahihiya sa'yo. Hindi na tuloy siya gagawa. At ikaw, hindi ka rin makakapag-concentrate. Yun po yun. Hindi na paiwasan po natin. At sa pangalan ni Kristo Jesus, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, inuutosan ko ang namang sakit, ang namang karamdaman. Umalis sa buhay ng bawat isa. Lord, those who are, Lord, whose hands are on their chest, praying that their problems have been to be solved. Praying that their sicknesses and diseases will be healed. Praying that they will receive miracle from you, God. So, Father, I pray, grant their prayers in Jesus' name, the Son of the Living God. Nararamdaman ko, I can feel maraming nandito at nanonood, you have back problems. So many, napakaraming may back problems dito. So, pinapagaling kayo ng Diyos. The Lord is answering your prayer. Heal your back problems right now. In Jesus' name. Meron ding stomach problem sa oras na ito. You have problem in your stomach. Be healed. In Jesus' name. The Son of the Living God. At meron din dito, pinapag-pray mo yung pag-aaral mo. Yes. O pag-aaral ng iyong mahal sa buhay. Kumikilos ang Panginoon sa oras na ito. At meron ding nandito o nakikinig at nanonood, your travel to abroad.
No? Or do you want to travel in abroad? To abroad? The Lord is granting the good request, the petition of your heart. Masyiri biyanda. Sa oras na ito, sabihin mo pa sa Panginoon kung ano pa yung prayer request mo. Sige, sabihin mo pa. Sige, sabihin mo pa. Come on. Just tell your God. Come on. Tell your God, what do you want? And I will intercede in your behalf. And God will grant the good request of your heart. Missionary, prepare yourself to travel from one place to another, to travel and walk to one nation to another, and get ready to go full time. Magpasalamat na ho tayong lahat sa Panginoon. Magpasalamat na ho tayong lahat. Salamat po, Panginoon, sa gagsalutan niyo sa aming mga panalangin. And lastly, sa mga nanghihina ng lalamig sa kanilang pananampalataya, at gusto kumusbong muli, gustong ma-restore, gustong ma-revive, at gusto muli ng pagdalaw, paghibong ng kapangyarihan ng Diyos, takbo na po tayo sa harapan, bilisan na po natin sa ito, and receive the press touch of God this day once again. Sige po, lahat po ng mga nanghihina ng lalamig, kinakapos sa pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. O nais muli ng panibagong hipo at kalakasan ng Diyos. Kailangan muli ng fresh anointing from the Holy Spirit. Come forward. Even you that are watching and listening out there, if you need the strength of God, the power of God, the divine enablement of God, if you want the presence of God, or again, the presence of God, remain standing. Lift up your hands to Jesus. God will touch you, as God will touch people here in this place. God will also touch you wherever you are right now. God is not limited by time, distance, and even space. Yes, Lord, hear that prayer, God, in Jesus' name.
Kasi ang mga ito, Panginoon, minsan lang po ako mapunta dito. Huwag na mong nyo po bibigwin. Pagmamahal sa iyo
Pwedeng tumulong at saluhin sila kung sila ipapagsak o tutupan. Lalaki ako, pwede ko bang saluhin yung babaeng hawakan mo sa kamay? Sa kamay mo saluhin. Yes, Lord. Pwedeng dalawang lalaki, tag isang kamay, saluhin ninyo para hindi tumama ang ulo sa matikas na bagay. Lord, i-bless niyo po sila. Higit pa po sa kanilang inaasahan. Habang sila po ay nagkukumit ng buhay sa iyo, at nagkukumit pa ng mas pa, Lord. Father, I pray. Grant the good request of their hearts. Touch them, Lord. Let your divine strength, extra strength, more power, I pray. More of your anointing, I pray. More of your God be abundant. More of your blessings. More of your success and more of your prosperity. As they offering their lives and offering their lives more for you, God. Father, I pray. Pagamasiya kanya. At ito ang sabi ng Panginoon. Ang munti mong negosyo, ang munti mong salapi, ang munti mong kita, pararamihin ko, sabi ng Diyos. Kung patuloy ka at patuloy ka ngang magiging tapat sa Diyos. Ang munti mong kakayanan, ang munti mong kalakasan, ang munti mong alam, pararamihin ko, palalakihin ko, palalakasin ko, sabi ng Panginoon. Habang ipinaglilingkod mo ang buhay mo sa akin. I will bless you financially, says God, as you are faithfully. As you are faithful in giving to me, says God. Your little strength, your little knowledge, whatever little you have, I will cause them all to grow. As you are giving your life to me, says God. At gusto kong sabihin sa iyo, hindi nang bibigo ang Diyos. All your sacrifices, all your prayers and fastings, lahat ng pananalangin, pag-ayuno, paghayo mo ay hindi nawawala ng kabulong. Everything will be rewarded. So Father, palawang glory alone. Let it go in Jesus' name. The Son of the Living God. Yes, in Jesus' name. Yes, Lord.
panahon, sabi ng Lord, Brother Orio, mag-evangelize ka na, kahayo ka na at mga mahal ka na, at kahawa ka na rin ng kongregasyon ng sabi ng Lord. Ang tanong mo, paano yung mga ginagawa ko? May papalit na sa iyo. Meron ka ng mga success. Yes, in Jesus' name, the Son of the Living God, our sacrifices will not be put in vain. Great is our reward. Great is our reward. No time for giving up. No time for surrendering. But rather giving our best one to Jesus. Father, Panginoon, glory Allah. Let it go. Kura masika. Siniyanti. Sige. Yes, Lord. Yes, Lord. Let it flow. Let it flow in Jesus' name. The Son of the Living God. O Rabasini Lienda, Rabasini. O Rabasini Lienda, Rayanda. Father, Panginoon, glory alone. Let it flow. Let it flow. Let it flow. Nasaan talagang kamay patungo ng kalangitan? Truly, our lives will never ever be the same again. Our service will never, ever be the same. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, truly, you will sing and dance before me, says God. And you will sing and dance gracefully to me, for me, says God. Kaya ang ato, uri ng inyong paglilingkod ang uri ng inyong pamuhuhan. At narinig niyo ang tamang pangangarap. Pati ang buhay doon, kaya angat natin. Pagpapalain ng Diyos, kasama ang inyong pamilya, ang inyong libi at ang kahit. Yes, God, in Jesus' name, the Son of the Living God. Umurubos niya na kata. Uraba siya niya niya. Uraba siya. Kung wala na pong sasalo sa atin, tayo mo po na lang para hindi tayo maapekto. Uraba siya na. Yes, pastora ang tawag mo. Bumanda ka na. Ang nakikita mong ginagawa ng mga tagapanguna mo, gagawin mo rin ang gamit mo na kayo. Iwanan mo pansamantala ang mga pinapaliwanan ng Diyos para makapaglingkod ko sa Diyos ng bahay. Kumarama siya, tarama siya. Bless this church, bless our church, and bless this congregation, and bless our congregation, God, in Jesus' name. Your kingdom, your perfect will is being done. Ang nararanasan namin, and we do experience blessings and promotions that comes from you, O Jesus. So thank you, my God. Thank you, Lord. In Jesus' name, God. Amen. Amen. Sige po, makakabalik tayo sa ating mga upuan. At, bigyan po natin ng pagkakataon yung mga na-late na magkaloob sa Panginoon. Amin po ba? Lagay natin yung mga offering bucket natin, yung offering bag natin, paikuti natin. Bigyan natin ng chance yung mga late na nadumalo para makapagbigay. At secondly, mga sa unang pagbibigay, alam mo hindi the best ang naibigay mo, ibigay mo na ngayon. Amin po ba? At gusto kong ipaalam sa December 7, Sunday. So, minsan lang naman ito sa isang taon. So, kung gusto nyo mag-service sa umaga, mag-service kayo. Sa hapon, doon tayo sa Manila. So, December 7 yun, Sunday. At kung magagawa nyo rin naman, wag nang mag-service, mag-travel na, sama-sama, doon na tayo mag-service lahat. Mas maganda yun sa tingin ko. Para hindi na tayo mapapagod pa. Ihandaan ninyo yung mga special numbers ninyo. The adult, the leaders, the kids, and the youth. Lahat po ay mag-present.
At ipaalam nilang ipasararoan kung ano yung mga presentasyon ninyo. Children, youth, adult leaders. Kahit na ano yun, pwede kang magdrama. Pwede.